Good afternoon guys, welcome to my channel at papakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-provide ng pakain sa African night crawler na tinatawag natin na vermicomposting. So dito kailangan mo ng bunot sa ilalim, makikita nyo ito. Magsisilbing tagoan ito ng mga susurve as the breeding ground for them pag sa walang silang makain sa ibabaw. Pag mainit, dito sila tatago sa bunot. Tapos pagka nabulok ito, maraming klase ng pagkain merong ginagamit ng threading machine. So itong aking nakikita nyo dito ay backyard ano lang. Ito ako doon yung kumukuha ng pansimil na pambigay sa mga katutubo. Pinapadami ko ito, binibigay ko ito ng libre. So makikita nyo ito yung finished product o napakaganda sa halaman. So kaya binibigay ko ito. Gusto makapakain na ipakalat sa mga magsasaka. So punta tayo guys sa pagpakain. Unang mo ilalagay sa mga backyard lamang ay ito. Ilalagay mo sa ilalim ito. Importante kasi dapat ito ay malamig, ano, malamig, mahangin at madilim yung lugar na paglalagyan mo at ng iyong pakain. Kasi pagka mainit at binaha ay lalayas po sila. The number one principle sa pagpakain ay kung mahal mo sila ay mamahalin ka nila. Meaning pag sila ginuto mo, iiwanan kanila. So ganun ang prinsipyo ng pagpakain sa African night crawler. So yun, sa ilalim dahil wala po akong kailangan, may mga dumi ng hayop, may nitrogen, may potassium. Ito yung potassium, ito yung mga dahon. So mga dahon at pwede rin ang ano, dahil binibili, nabili ako ng sandali lang guys. Ay, tawag na pinagtistisa ng niyog. Binibili ko siya ng 20 peso. So sa ilalim, kita mo sa ilalim, nalagay natin ang bunot. Nakita na dito sa ilalim ang bunot. Nandito guys yung bunot sa ilalim. So hindi ko na ibubuklat yun, ano. Tapos lagyan mo ng kaunting saha, mga dahon-dahon. Wala akong gilingan, so tsaga lang sa mga bilibili at mga. So ayan o guys, so pinagtistisa ng niyog. Kailangan mo lang siyang inspect dahil pinag titerhan siya ng this will serve as host breeding ground for white maggot. I think one white maggot, yung sa Tagalog is uuk. So yung uuk ay kinakain niya si bulate natin, so kalaban siya, mga babawasan ating African night crawler. So ilalagay mo lang na manipis muna, nalagyan mo ulit sa ibabaw ng saha pagkatapos para mabilis siyang mabulok. Tapos didiligan mo siya everyday hanggang sa siya lumamig. Pag lumamig na, yung mga nagtatago sa ilalim ay lalabas at saka pa nila ito kakainin. Ganun sila. Hindi sila nalabas hanggat mainit ang panahon. Para din tao. So, yeah. Pag mainit, kailangan mo magpalamig at magpahinga. Maghanap ng kapayapaan. So dito po sa aming mini farm, sa spirit farm, ay ito po ang aming pinagpukang kataba sa halaman, sa mga yan. Tapos pinamimigay din namin yung similya sa mga interesado, hindi lang sa katubo, maging sa Tagalog. Sa isang araw ito manipis na, so kaka-harvest lang ako dito ng mga sa tatlong sako, baka mga isang sako lang. After 2 months pwede na siyang i-harvest. So kailangan mo itong diligin ng urine dahil paborito nila yung urine. So poor source of nitrogen, yun ang ano. So sa susunod kong video, sa video number 3, papakita ko sa inyo ano yung mga kalaban ng vermi at paano yung mga tamang pamamaraan ng pagha-harvest. So antayin lang natin to guys, mabulok. So ito lalagyan ko pa ulit ng saha after this.
parang palaman pala, para madali silang yung bacteria madaling kumalat at mag-deteriorate. So yun guys. So kung gusto mong matutong mag-dermy talaga, kailangan mong mag-sacrifice. Kung hindi hands on na nadidiri ka sa paglamas ng mga tayo whatsoever, makakain substrate at natawag natin, huwag ka nang magsimula guys, kasi ito yung sasanapaka bisang sekreto kung paano ka matutong magpakumbaba. Kasi dito I tell you guys, kapag nagaganito ka, habang nagaganito ako, lagi naalala ako'y lupa, babalik sa lupa. So ang ganda ng ang ganda ng principle ng pag-vermis, kaya pwedeng magmayabang, kasi maalala mo lagi ikay isa rin lang dumi sa ibabaw ng lupa, wala kong madadala sa pag-alis mo. So walang puwang pag-iyabang ano. So guys, I encourage you, maganda po ang vermis, sustainable ang kanyang dumi. So sa ngayon, ito lang po muna. Ito ang yung Kuya Eric na ipapaalam. Sasabi kong wala ang Diyos, walang tatanggapin ang sino man. Ano po. Sa next video ko guys, ay papakita ko sa inyo paano ina-attack, ano? Ano mag-harvest at ano yung mga kalaban natin sa ating pag-vermi. Yan po na sa ngayon at mabuhay.